nakitang J-Fund na kasama yan sa list ng IUCN na vulnerable. Kasi dahil maganda siya, prone to touching, prone to threatening. Nakalagay kasi sa ating Republic Act 9147 yung Wildlife Conservation and Protection Act na bawal ang hunting, bawal ang poaching, bawal ang breeding ng any organism na makukuha sa wildlife, si Wildlife Protection Act. So yung jade vine, ang characteristic kasi niyan, ibig sabihin yan yung nagsisymbolize na yung ating forest cover ay maganda pa, dense pa. Kasi ang jade vine, nagtatribe siya sa isang forest area na makapal. Hindi siya mabubuhay kung mainit yung kanyang surroundings, yung kanyang environment. So yan, sabi nga ng UPLD nung gumalaw sa atin at nakita nila yan, sabi nga nila ang ganda pa ng forest cover kasi meron tayong jade vine. At sabi nga nila, dapat protektahan natin yan kasi iilang stem lang. Iilan lang yung nakita nila noon sa akin. So parang tatlong stem lang. Eh sabi nga, sabi nila, halagaan natin yan. Kasi yan yung magpapatunay na maganda pa ang forest cover natin. Kaya sa ibang lugar, wala na siya. Ibig sabihin, nakakalubo na yung kapupatan nila. So yun. Dahil nga, vulnerable ang jade vine, ang akin ko, sana tulungan natin ang government na protektahan yan. And for the information na rin siguro niya, ang hunting kasi of ng wildlife, base sa Republic Act 9147, ang penalty niyan ay a fine from 30,000 to 300,000. Pag trading naman, from 50,000 to 1 million. So, ayaw naman natin na dahil lang gusto natin magkaroon ng magandang garden, hinarvest natin, or binenta natin. Pero ang kapalit niyan, pag may nakahuli naman sa atin, higit naman doon sa hinangat natin. So yun, sana ma-protect natin ang ating jade. And thank you, Sir Efren. Kasi okay, na-docu mo, na pinakita mo talaga na maganda pa yung ating biodiversity sa Pacific. Thank you, Sir Efren.